Sa video natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang thriller mystery film noong 2014 na pinamagatang It Follows. Ang movie na ito ay tungkol sa isang babae na nakipagtalik sa hindi niya kilalang lalaki. At pagkatapos ng gabing iyon ay may kakaiba na siyang nakikita at nararamdaman sa kanyang katawan. Nagsimula ang movie sa isang babae na may iniiwasan na isang bagay o tao. Kinuha ng babae ang kanyang sasakyan para pumunta siya sa beach at doon tumawag sa kanyang ama para humingi ng sorry dahil hindi siya naging mabuting anak para sa kanila. Kinaumagahan ay nakita ang babae na patay na at bali-bali ang legs nito. Sa kasunod na scene ay pinakita si Jay na nagre-relax sa pool. Tinawag siya ng kanyang kapatid na si Kelly para manood ng movie kasama ang mga kaibigan nito. Tumanggi naman si Jay dahil may date pa siyang pupuntahan. Pumasok na siya para mag-ready sa kanyang date at dito niya nakita si Yara at Paul. Alam niyang may gusto sa kanya si Paul pero hindi naman niya ito type. Nagkita na sina Jay at Hugh para mag-movie date. Habang nasa loob na sila ng sinehan ay may nakita si Hugh na isang babae at tinuro niya ito kay Jay pero hindi naman ito makita ni Jay. Dahil dito ay biglang natakot si Hugh kaya inakit na niya si Jay umalis. Nagtataka naman si Jay dahil sa pag-iba ng mood ni Hugh pero sinabi naman ito na bigla lang sumama ang kanyang pakiramdam. Habang nasa dinner date ang dalawa ay hindi rin mapakali si Hugh dahil may nakikita siyang taong papalapit sa kanila. Kinabukasan ay kinkwento ni Jay kay Kelly na ang weird ni Hugh. Habang naglalakad ang dalawa ay nakita nila si Greg, ang kanilang kapitbahay at naglilinis ito ng kanyang kotse. Kahit weird si Hugh ay nakipag-date ulit dito si Jay at sa mga oras na ito ay naglaro na sila ng injection game sa kotse ni Hugh. After nilang maglaro ay lumabas muna si Hugh para may kuhain sa trunk. Pagkabalik niya ay tinakpan na niya ng panyo na may chloroform si Jay kaya nawala nito ng malay. Pagkagising ni Jay ay nakatali na siya sa wheelchair at hindi malaman kung bakit ito ginawa ni Hugh. Ayon naman kay Hugh ay simula ngayon ay may susunod na kay Jay at siya lang ang makakakita dito. Kailangan niyang makipaglaro ng injection game sa iba para maipasa ang sakit na ito. Pinakita rin ni Hugh ang babaeng sumusunod sa kanya at dahil naipasa na niya kay Jay ang sakit na ito ay siya na ang susundan ng babae. Mabagal naman maglakad ang sumusunod sa kanila kaya madali lang silang nakalabas sa building at nag-drive paalis. Sina Kelly, Paul at Yara naman ay naglalaro ng cards nang biglang dumating na sina Hugh. Pero iniwan lang nito si Jay sa kalye at umalis na rin. Tumawag din sila ng ambulansya at mga pulis para tanungin si Jay kung ano ang nangyari. Sinabi niyang planado talaga nila ang pumunta sa lugar na yon para makapag-date. Pero hindi niya akalain na magagawa ito sa kanya ni Hugh dahil akala niya ay gusto rin siya nito. Kinabukasan ay may napansin si Jay na kakaiba sa kanyang ari. At nagulat din siya nang may bumato ng bola sa bintana pero wala namang tao. Habang nasa klase ay napansin niya ang matandang naka-nightgown. Nagtataka siya dahil parang hindi ito napapansin ng ibang estudyante na nasa labas. Napansin din ni Greg na parang wala sa sarili si Jay at maya-maya pa ay umalis na rin ito sa kanilang classroom. Napansin ni Jay na sinusundan siya ng matandang babae sa hallway. Kaya nag-hello siya dito pero ang nag-hi sa kanya ay ang mga estudyante. Ibig sabihin ay siya nga lang ang nakakakita dito tulad ng sinabi ni Hugh sa kanya. Umalis ka agad siya para pumunta sa pinagtatrabahuhan ni na Kelly at Paul para ikwento ang tungkol sa kanyang nakikita. Ayon naman kay Paul ay pwede silang matulog sa bahay niya para masigurado ang kaligtasan ni Jay. Pumayag naman si Jay dahil kasama naman nila sa bahay si Kelly at Yara. Nang gabing iyon ay bumaba si Jay para makipagkwentuhan kay Paul dahil hindi siya makatulog. Dito nila naalala ang masasayang memories nila noong mga bata pa lamang sila. Habang nagkikwentuhan ay narinig nilang may pumasok sa bintana ng kusina kaya tiningnan nito ni Paul. Wala namang nakita si Paul pero nang si Jay na ang nag-check sa kusina ay nakita niya ang babaeng hubot-hubad at papalapit sa kanya. Nagtago kaagad siya sa kwarto at sinundan siya ni na Paul dahil ayon sa kanila ay wala namang ibang tao sa loob ng bahay. Habang pinapakalma ni Kelly ang kanyang kapatid ay may kumatok sa pintuan at kinabahan na si Jay. Binuksan nila ang pinto pero si Yara lang pala ito. Nang akala niyang okay na ang lahat ay biglang may pumasok sa kwarto na malaking lalaki kaya kaagad siyang umalis pero wala pa rin namang nakikita si na Paul. Nakita ni Greg si Jay na umalis gamit ang bike at sinundan nito ni Paul. Pumunta si Jay sa open area para makalayo kaagad siya kung sakali mang sundan ulit siya nang nakikita niya. Dumating na rin si na Kelly at nakiusap si Jay na huwag sabihin sa kanilang magulang kung ano ang nangyayari sa kanya dahil baka mag-alala lang ang mga ito. Naging alerto din ang lahat ng may lalaking papalapit sa kanila pero si Greg pala ito na sinundan silang apat dahil nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Nag-request si Jay kung pwede ba silang pumunta sa address na binigay sa kanya ni Hugh para kausapin ito.
Pumayag naman si Greg kaya pinag-drive niya ang apat sa lugar. Ang lugar na pinuntahan nila ay parang ghost town at nang marating nila ang address ay parang wala nang nakatira dito. Nakita ni Paul ang photo album na nasa attic kaya pinakita niya ito kay Jay. Na-recognize din ni Paul ang school jacket na suot ng babae sa picture kaya nagkaroon sila ng next lead na pumunta sa school ng babae. Dito nila nalaman na ang totoong pangalan pala ni Hugh ay Jeff at binigay din ng babae sa kanila ang current address nito. Tinanggap naman sila ng nanay ni Jeff at kalmado silang nag-usap-usap tungkol sa sitwasyon ni Jay. Pinaliwanag ni Jeff na kailangang ipasa ni Jay sa iba ang sakit na ito sa pamamagitan ng pakikipaglaro ng injection game. At kapag napatay si Jay nang humahabol sa kanya ay babalik ulit ito kay Jeff. Umalis na rin sila kina Jeff at dinala sila ni Greg sa dating lugar kung saan sila nang hahunting ng kanyang ama. Nang makarating na sila sa beach house ay kinuha ni Greg ang baril ng kanyang ama. Tinuruan niya si Jay kung paano bumaril para may pagtanggol nito ang kanyang sarili. After nito ay tumambay muna sila sa tabing dagat para mag-relax. Hindi napansin ni Jay na may papalapit na sa kanyang likuran. Walang nakapansin dito hanggang makita nilang tumaas ang buhok ni Jay. Si Paul naman ay kumuha ng upuan para ihampas kahit hindi niya nakikita kung sino ang humihikit sa buhok ni Jay. Pumunta kaagad sila sa shed para magtago at binaril din ito ni Jay dahil siya lang naman ang nakakakita dito. Dumating din si Greg para sabihin na wala namang tao sa labas at nang hindi na nila marinig ang boses ni Greg ay sinubukan itong i-check ni Jay. Nagulat naman siya nang may sumilip sa pintuan kaya lumabas siya ng shed para tumakbo palayo. Kinuha niya ang susi ni Greg at nag-drive palayo at iniwan ang apat sa beach house. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan ay naaksidente si Jay at pagkagising niya ay nasa hospital na siya. Injured din ang kanyang ulo at braso, nang magising si Greg ay nagkatitigan silang dalawa. Dahil hindi naman naniniwala si Greg sa nangyayari ay nakipaglaro siya ng injection game kay Jay para maipasa sa kanya ang sinasabi nitong sakit. Sinunod din ni Greg ang sinabi ni Jay na makipaglaro ng injection game sa ibang babae para maipasa ang sakit. Si Paul naman ay nagseselos dahil lagi nang magkausap sina Greg at Jay habang nasa hospital. Tinanong ni Jay kung may nakikita ba si Greg pero ayon naman dito ay wala pa. Nang makalabas na si Jay sa hospital ay pakiramdam niya na may sumusunod pa rin sa kanya. Bumisita rin si Greg sa kanila pero sinabi ni na Paul na hindi ito lumalabas ng kanyang kwarto kaya umalis na lang si Greg. Kinagabihan ay nakita ni Jay na naglalakad si Greg papunta sa bahay nito. Pero napansin niyang kakaiba ang kilos nito at dumaan pa sa bintana imbes na sa pinto. Kaya nag-decide siyang tumawag kay Greg para sabihin na nakapasok na ang creature sa loob ng kanilang bahay. Pumunta rin siya sa bahay ni na Greg at nakita ang nanay nitong kumakatok sa kwarto ni Greg. Sinabihan niya ito na huwag buksan ang pinto pero ginawa pa rin ito. Dahil dito ay sinugod si Greg ng creature at pinatay. Dahil napatay ng creature si Greg ay bumalik na ang sakit kay Jay. Umalis kaagad siya gamit ang kanyang sasakyan dahil hinahabol na siya ng creature sa katauhan ni Greg. Pumunta siya sa open area at dito nagpalipas ng gabi at pagkagising niya ay may narinig siyang tugtog sa hindi kalayuan kaya pumunta siya dito. Nakita niya ang bangka at dalawang lalaki kaya naghubad siya at pumunta sa mga ito. Pagka-uwi niya ay nakita niya sina Kelly at Yara na naghihintay sa kanya. Habang nagpapahinga ay kinausap siya ni Paul para i-suggest na sa kanya ipasa ang sakit pero ayaw naman ni Jay na mapahamak si Paul. Nagplano na lang sila na pumunta sa kanilang school. Balak nilang i-set up ang creature sa tubig para kuryentehin ito. Hindi rin nagtagal ay dumating na ang creature at pinagbabato ng mga gamit si Jay na nasa tubig. Sinusubukan naman ni Jay na ituro kina Kelly kung saan nakatayo ang creature at nang malagyan ito ni Kelly ng tela ay nagawang mab-aril ni Paul ang creature. Agad namang umahan sa tubig si Jay pero buhay pa rin ang creature at hinila siya nito pailalim para lunurin. Naglakas loob naman si Jay na asintahin ang creature kahit hindi niya ito makita. Swerte namang sa ikatlong baril niya dito ay natama ng creature sa ulo kaya nagawang makaahon ni Jay sa pool. Pagka-uwi nila ay pumayag na si Jay na makipaglaro ng injection game kay Paul. Nang matapos na sila ay pareho silang nakikiramdam kung may makikita pa rin ba silang creature pero pareho silang walang nararamdamang kakaiba. Dahil sa mga nangyari ay nagkakagusto na rin si JK Paul at lagi na rin silang magkasama. Dito na rin nagtatapos ang movie na It Follows. Maraming salamat sa panonood.